ba ba si Bang Kat? Eh, maganda ho. Ah, okay. Kinakailangan nyo lang ng ano, kunting love dyan. Pwede na ba kayo magpatawaran na lang? Kapatawaran. No po, kailangan nyo po humingi. Public apology. Siya po ang dapat humingi. Akong kapitan niya. Tinatawagan ka ni Kat ng alas 10 ng gabi? Yes po, Sir Ben. Kabay buntis. Yes po. Okay. Wala namang masama kung buntis ka. Basta hindi sikap yung tatay. Barangay Secretary, nag-resign ang sinabihan ng Kapitan Malimit kung tawagin Bobo Alangkwenta. Di na bago sa bitag ng sumbong naman ganito. Unang-unang listahan ng bitag ay Municipal Accountant ng Rizal. Diba? Isa ay si Hilbert Villanueva. Kung inyong matatandaan ay yung kolokoy na supot na yun. Ngayon, may isa pang masasampula na bagsik ng bitag. Ang Barangay Chairman ng Barangay San Juan, San Luis, Aurora Province. Ako po si Rachel Leander, dating sekretarya ng Barangay 1, Poblasyon San Luis, Aurora. Lumalapit po ako sa inyong programa upang hingin na inyong tulong tungkol sa pagiging abusado at pamamahiya po ng aming mismong punong barangay, Reynaldo M. Valentino. Maraming beses po niya akong ipinahiya at sinabihan na masakit na salita tulad ng tamad, walang ginagawa at hindi tumutupad sa aking tungkulin na parang sa akin niya po isinisisi ang kanyang mga pagkukulang. At isa pa po ay naghanap po siya harap-harapan ng bagong sekretarya bagamat nandun pa po ako sa posisyon at hindi pa nagkakaroon ng resignation. Marami pa rin po ang mga tao na may katulad kong reklamo laban sa kanya. Dahil po dito, bilang kinatawan po ng mga tao na pinahiya at naging nakaranas ng pang-aabuso ng aming punong barangay, lumalapit po ako sa inyo at sana po ay matulungan niyo ako na mabigyan ng solusyon at mapanagot ang aming punong barangay hinggil sa kanyang pagiging abusado. September 2019, nagsimula magtrabaho bilang Barangay Secretary si Bam Leander. Noong unang taon ni Bam ay maayos daw ang trato ni Kap Reynaldo sa kanya. Abril, ngayong taon, nagsimula rang magbago si Kapitan. Sa tuwing hindi raw agad nasasagot ni Bam ang text message ni Kapitan, lagi raw pinamumukha nito sa kanya, "Sino ba ang kapitan mo? Ganyan ba ang sekretarya?" Abay, tinawagan din naman ni Bam, si Bam ni Kap Reynaldo tuwing gabi. Lalo na paglasing. Bakit ka ba pinag-iinitan ni Kap? Baka may gusto sa'yo si Kap, hindi ka? Hindi naman po siguro. Pag sa tuwing gabi na pagnalasing siya, natatawagan ka niya. Anong sinasabi niya sa'yo? "Hello Bam, asan ka? Ang ginagawa mo dyan? Bakit matagal ka sumagot, ha?" Ganun ba? Ganun dating? Parang... Hindi naman po. Anong sinasabi? Po, sige. Itatawag po niya sa akin. Oo. Yung mga reklamo po niya sa iba-ibang kagawad. Tapos, binabantaan po niya yung mga kagawad. Sasabihin niya, mananagot yan sila sa akin. Hindi nila ako sinusunod. Mga ganun po. Okay. Ano naman ang sagot mo sa kanya, Bam, na kay Kap? Pag medyo naglalabas ng hinaing si Kap pag nalalasheng. Ang kariniwan ko pong sinasagot sa kanya is kausapin niya po ng personal yung mga kagawad kung may issue siya dahil hindi po yung mareresolba kung sasabihin niya sa ibang tao yung issue niya dun sa iba pang mga tao. Abay, daig mo pang kapitan, marunong ka mag-isip. Eh, yan ang problema. Pag ang alak eh, medyo umabot na sa utak mo, may kilala ako dyan, kamangalan ni William. Ngayon, pag nalalasing, nawawala sa sarili kung ano-ano mang sinasabi. Ito ba si Kap? Pag nalalasing, iba anong sinasabi? Opo, ganun po si Kap. Lalo na po nung na-quarantine kami last time po around April 23 to May 8, na-quarantine po kasi kami. Tumawag po siya sa amin habang naka-quarantine kami, kasama ko po yung dalawang kagawad, at sinasabi po niya sa amin na lumabas na daw po kami sa quarantine dahil walang kwenta daw po yung quarantine namin dahil vaccinated na daw po kami. Eh as per advice naman po ng DOH, kapag first vaccine pa lang daw po, eh hindi naman daw po talaga kami immune sa COVID. Pero ang sabi niya po sa amin noon, lumabas na kayo dyan kasi walang kwenta yung quarantine yun. Eh kahit nga MDRR po natin eh, hindi gumagamit ng PPE pag pumupunta sa mga COVID-19 positive natin. Na sinabi ko po na kaparang mali po kasi po ang alam ko po eh, trained sila and complete sila sa pagsusuot ng PPS and bakit nyo po kami kailangan palabisan sa quarantine eh hindi naman po kayo yung nagmamandate ng quarantine. Eh, baka naman nami-miss ka lang ni Kap kaya gusto ka niyang makita at nasisilayan yung beauty mo na yan. Ay, hindi naman po. Hindi kaya may tinatago si Kap na medyo hindi niya masabi sa iyo kung kaya paligoy-ligol siya sinasabi, "Bam, asan ka ba? Ang ginagawa mo dyan?" Ganon ang usapan, di ka?
tumatawag. Basta po nagsasabi lang siya ng mga issues po niya sa iba't ibang tao. Hindi kaya nagpapakampi siya sa iyo na gusto niya sabihin. Okay, pag gusto niya sabihin, Kap, wag naman. Ano bang aking magagawa na para medyo mapaamo kita at huwag kang magalit? Baka yun ang gusto niya marinig. Hindi ka tumatawa. Mahala ka katuloy. Hindi naman po siguro. Alamin natin yan kung nga tawagan si Kap. Kap, ano naman tong nabalitaan ko kay Bam Leander? Anong problema rito kay Bam? Bakit parang lagi raw nakakagalitan ninyo kasi hindi raw sumusunod? Kasi marami na ho siyang mga sumunod na sa mga pinuutos ko sa kanya. Kauna-unahan po, mga wala siyang file ng minutes. Namin, pangalawa po pati, 7 months na siyang wala rito sa barangay ko. Resign na siya? Nag-resign noong nakarang linggo. Ba, nakarang linggo. Maganda ba si Bam, Kap? Maganda ho. Ah, okay. So, type niya naman? Hindi po. Kunti lang? Hindi po, hindi. Pero sa palagay mo, kung ikay binata, okay to sa iyo? Ko lang ho. Dahil yung mga magulang na, dahil iba sa amin. Paano ka pag ito'y lumapit sa'yo, sasabihin, Kap, pwede bang bigyan mo ako ng second chance? Tatanggapin mo ba? Hindi ko siguro. Ano ang dahilan, Kap? Bakit, Kap, na parang na turn off na kayo sa kanya? Turn off, T.O.? Hindi, kasi yung ginawa ko niya, hindi naman yung, hindi na niya ako masinunod ng mga nakaraang araw. Ano yung mga bagay na inuutos man, di niya sinusunod? Kauna-unahan po, yung mga communications namin, din niya pinagagawa. Communications? Ano yung communications na yung Kap? AIP, di na niya ginawa. Parang siya na nasusunod. Oho. Nakita ko rin sa computer namin. Na? Noong December 19, dinilit na niya yung ibang files. Okay. Nakita ko sa recycle bin. Tapos itong mga June 23, delete na ho lahat ng files namin noong 2021. Dinilit na? 2021, mula January. Dinilit po niya lahat. Okay. Sir Ben, yung sinasabi niyo po na communication na hindi ko na ginawa, yung una po niyang sinabi yung AIP ka, Sir Ben, hindi ko po trabang kong gawin ng AIP dahil alam po natin ang AIP ay dapat tumaan sa Barangay Development Council. Trabaho po yan ng council na dapat kinonstitute ni Kap at hindi po ako. And most especially po, yung AIP po is for 2022. Nakapagpasa na po kami noon. Pina-retrieve po kasi meron daw pong kailangan palitan. And then hindi po ito dumaan sa meeting and gusto niyang palitan ko ito at lagyan ng ganitong budget. And then afterwards, nung meeting po namin ng June 20, sinabi niya sa akin, pag hindi ito na-approvean, kasalanan mo. Ganun po ang sabi niya sa akin. Totoo ba, Kap, sinasabihin mo si Bam na bobo, mahina ulo mo, but pinahihiya mo raw, dinuduro mo raw si Bam, Kap? Ay, hindi po. At may record ako sa kanya. Siya po ang nagpatutuo. Ako po, makapagpapatutuo na yung dalawa. Ako raw po. Kaya pa ako pinagawa yung barangay hall para makapagpagpag ko yung kawalakian ko. Okay. At sinabihan yung dalawa kagawad ko na mga bobo at walang alam. Hindi po. Hindi po itong bobo ang sinabi niya sa akin. Anong pero sa pangalaw po, sinasabi niya, tamad dyan, wala yung ginagawa, walang alam. Yes, and yung sinasabi po niya na sinabihan ko po sila na yung tungkol sa kagawad at sa kanya, natural response ko po yun. Nangyari po yun July 4, 2021. Mm-hmm. But then yung mga paninira po sila is nangyari April 21. Natural po mag-react ako. July 4 po nung mag-react ako, syempre po, magiging natural reaction ng taong niyayakpak ng karapatan, pinapahiya at sinisiraan na magalit, hindi po ba? Bakit mo silang pinahihiya ka ni Kap? Paano ka pagpapahiya? Unang-una pong nangyari dito, Sir Ben, nasa isang lamayan po, and then na-inform po ako ng mga tao doon, si Kap daw po andun daw po sila, at kasama niya sa isang kagawad at sinasabi, ay, ang sekretary namin walang ginagawa, tamad dyan, hindi nagpapasa ng ganito, hindi nagpapasa ng minutes. And then po, sinabi rin niya po sa mga kagawad natin, wala yung ginagawa, nagpunta ako ng DILG, wala yung ginagawa. Lagi niya po yung sinasabi sa tao, and then po, this July lang, budget forum seminar po sa Barangay Bakong. Sinabi niya po sa president ng Liga ng mga barangay, atanggalin ko yung secretary na yan kasi tamad, walang ginagawa. Sinabi ko nga po yun, kasi nga po, kahit tawagan niyo ang DILG dito sa amin sa San Luis, wala siyang sinagbit na reports. Ang ginawa pa po niya,
December 19, dinilit niya yung file namin sa computer. June 23 po, dinilit niya lahat yung file namin sa 2021. Wala po akong dinidilit. Okay, Bam, tanong. Ano bang gusto mong ipaabot kay Cap na problema mo na gusto mong sabihin, sabihin mo ng derechahan. Sige, nandito sa programa. Nakikinig si Cap. Pag-ibig po si Cap na sinisiraan niyo ako sa ibang tao. Unang-una po, June 6, 2021, minessage po kita direkta. At dahil din po, sinabihan mo ako sa barangay hall, tinatanong mo po ako kung anong ginagawa ko. And then, naririnig ko po sa maraming tao, sinasabi niyo na wala akong ginagawa. Totoo po yung mga sinasabi ko sa lahat. Kung ano mga problema po niyan, hindi dapat niya dinala rito, dito po siya magreklamo. At totoo po niyan, sa totoo lang po, kahit dito kayo mag-imbestiga sa barangay, ibibigay ko po sa inyo lahat yung ano. Ang ginawa po niya, siniraan niya ako. Alam niyo ba yung kanta ni Eric Carmen? Love is all that matters. Not, 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 not. Bam, familiar ba sa'yo? Kinakailangan nyo lang ng ano, kunting love dyan. Masyadong hate. Kailangan mo lang ng kunting love kay Cap. Si Cap, may kunting love kay Bam na para magkasundo kayo dyan. Ako po, sir. Makapag-share mong tao, pero yung ginawa niya sa akin... Yung okay, hindi mo ba pwedeng mapatawad na lang Cap si Bam? Eh, ako po, pinatawad ko na siya. Hindi ko na ako hinabulan siya lahat. Alright, sige. Kung, sa makatawid, kung pinatawad mo na, wala nang dagdag. Pakapatawad na lang. Ay, naman po. Sinuha ko siya. Nag-resign na nga po siya. Ano pang hinahabol niya? Alright, sige. Sige, okay. Ganito. Bam! Pinatawad ka na raw ni Cap. Okay. Pwede na ba kayo magpatawaran na lang? Kapatawaran? No po. Kailangan niyo po humingi public apology kahit sa siniraan niyo po akong public. Siya po ang dapat humingi. Ako ang kapitan niya. Ganito ha? Okay. Pag ako po, hindi yan. Okay, sandali, sir. Time out, time out, time out. Ikaw pa hindi nagreklamo sa akin. Chismis mo ako. Na tinatawag-tawagan kita ng alas 6 ng gabi na walang katotohanan. Oh, sir. Wow. It's true po. Di ba po, Cap? Nung kayo po ay... Bam! Tinatawagan ka ni Cap ng alas 10 ng gabi? Yes po, Sir Ben. Yep po. Ben! Yung asawa din po ni Cap, ang nasabi niya sa mga tao. Kasi po, nung mga panahon... Sandali. Bam! Yung asawa ni Cap ang nagpakalat na tumawag si Cap sa'yo? O baka... Yes akal... po. Nagkaroon po sila ng parang... Nakitan mag-asawa eh, nagkaroon po sila ng blateran sa pulis na mag-asawa. Alam mo, sir, nakarecord tong usapan namin. Pag hindi niya patunayan yan, ihahabla ko siya. Oh yan. Pag hindi mo raw na patunayan, ihahabla ka ba? Sure po, Cap. At pag hindi niyo rin po napatunayan yan. Sige. Sige, diyan tayo magwawakas, okay? Pareho kayo, polygraph test kung sino nagsasabi ng totoo. Pinilit ka ba ni Cap mag-resign or kusang loob ka na ng nag-resign? Nag-resign po ako kasi hindi na po maganda ang mga sinasabi nila. Sige, that's it. So, nag-resign kang kusang loob, hindi ka pinilit ni Cap mag-resign. Tama po. Alright, kung ganoon kusang loob nag-resign, wala nang issue rito. Ganito na lang, Bam. Kaya mo bang sabihin kay Cap? Ano na tayo? Well, tabla na tayo. Kalimutan na natin. Let bygones be bygones. Kaya mo bang sabihin kay Cap? Bam. Kumuuna po siya dahil mas una po siyang gumawa ng paninira sa akin. Lahat na sinabi niya sa akin, puro kabulaanan. Hindi po kasi sila tumitigil sa akin. Yesterday lang po, nakakita daw po sila ng medical record ko sa aking table. And then, mga kagawad na rin po ang nagsabi okay. Sa akin. Okay, medical, parang ano yung medical records na yon? Ito po ang totoo. Oh, sige, ano totoo? Surrender niya, pag-aari po ng barangay yun, nung pinabuksan ko yung laptop, isa lang po ang diyo niya nabura. Yung po ay naglalaman, nang? Na siya ay positive. Na nagdadalang tao. Cap, ano ngayon kung buntis or nagdadalang tao? Okay. Kaya siya umalis dito sa barangay ko. Okay. Sige. Bam, tatanong ko sa'yo na. Ikaw ba'y buntis? Yes po. Okay. End of story. Wala namang masama kung buntis ka. Basta hindi si Cap yung tatay. Ayoko. End of story. Cap, okay ba Cap? Okay po. Okay, wala, sige. Diyan nagwawakas ang kabanatang walang katapusan. Ang mahalaga, hindi si Cap ang nakabuntis at nabuntis. At may karapatan gusto mabuntis nitong si Bam. Women's decision na yan. Kung sino man yun, wala na tayong pakialam. Pareho kayo, maraming salamat. Larga! Higit sa sumbungan. Imbestigahan! Ito ho, nag-iisang sumbungan, Bitan!